So yun guys, palit ng gulong and change oil tayo and filter. Once again guys, welcome back sa akin channel, Vincent How To. Ngayon araw ay nag-request sa akin na magpapalit siya ng winter tire. Kasi nga sa Monday ay mag-i-snow na dito sa Calgary, Alberta. So yeah, available ako ngayon kaya ginawa ko ito. Ang ginagawa ko pala guys, may naroon lang akong floor jack. Lalagay ko siya dun sa likod. Yung tinataas ko yung sasakyan para madali yung aking pagpalit ng gulong left and right. So yun yung pinakamadaling paraan sa pagpapalit ng gulong. Ito pala guys, sa Calgary, normal namin ginagawa ang magpalit ng gulong para na rin sa safety. Kasi kapag nag-snow na dito, may mga black ice, talagang napakadulas ng kalsada. Para maiwasan yung mga aksidente, ito yung isang paraan. Matagal na ako guys na nag-DIY sa pagpapalit ng gulong at sa pag-change ng nis ng mga sasakyan. Halos lahat ng sasakyan ko ay ako na yung gumagawa. Sobrang mahal guys ng bayad sa mga shop at mga dealership. Huwag pinapagawa ko, kaya nag-decide ako na pag-aralan kung paano ba ang pag-change oil at pagpapalit ng gulong. Kung isipin guys, ito'y napaka-basic na paraan na pag-maintain ng sasakyan. Kaya kung meron kayong tamang gamit or wala pa kayong tamang gamit, mag-start na kayo mag-invest guys. Maraming tutorial sa YouTube kung paano gawin ang pag-change oil at pagpapalit ng gulong. Kaya hindi kayo magkakamali. Marami pala ako guys mga tutorial ng DIY kung paano ang pag-aayos ng sasakyan. Karamihan doon ay mga mali-palit lang naman ng mga parts. Kaya hindi siya mahirap na gawin. Dahil nga susundan mo lang naman yung mga instruction, lalo na sa YouTube, marami kang makikita noon. Ngayon guys, napalit na ko na nga lahat ng mga gulong, mag-start na ako mag-drain ng oil ng sasakyan. So una, tinatanggal ko yung tape sa taas, and then saka ko naman tatanggalin yung drain plug sa ilalim para mas mabilis siyang tumulo yung oil at ma-drain yung makina ng sasakyan. So yeah, ginamit ko yung floor jack para maiangat ko yung sasakyan, plus may dalawang support siya na jack din para hindi ka mabagsakan. Number one guys, ang safety sa pag DIY ng sasakyan para hindi ka mapahamak at mahirap ng maaksidente. Na-drain na pala guys yung oil. So ibinabalik ko na yung drain plug. Saka i-install ko na din yung filter. Sa pagkakabit pala guys ng filter, hindi dapat sobrang higpit. Kung kaya mo lang higpitan gamit ang kamay mo, mas maigi. Siguraduhin nyo lang guys na tama yung oil capacity ng makina ng lalagyan nyo ng oil. Kung hindi kayo sigurado, tingnan nyo sa manual ng sasakyan. Nandoon yung oil capacity ng makina. Kapag nagsasali ako guys ng oil, lagi kong chinecheck yung dipstick na para hindi siya sumobra. Nag-last check ako guys ng oil after nang mapa-under ko yung makina para lang makasigurado ako na hindi kulang yung nailagay kong oil.
change oil at pagpalit ng gulong. And let's go check out the belt. So far so good. Hindi. Guys, all done. Change ng gulong, a change oil. So, yun. Palit na lahat. Yun. Sarap. Yun guys, tapos na. Please don't forget to subscribe and like my channel. Thank you. Hanggang sa muli guys. Bye-bye.